kanyang mga sasabihin ay manggagaling po sa Panginoon at ito po ay magamit po natin bilang kalakasan at maging inspirasyon po sa atin. Siya po ay walang iba kundi si Miss Marilor Pajares. Samahan niyo po kami manalangin. Ang naming banal na sa itasan po ng kalangitan, pinupuri po namin kayo at pinagsalamatan sa gabi ito na pinagkaluban niyo po kami ng pagkakataon upang makapakinig po ng mensaheng nagmumula po dyan sa trono ng kalangitan. Ama, idinadalangan po namin sa inyo si Marilor na gabayan niyo po ang kanyang mga labi na naway ang mga salitang kanya pong sasabihin ay pawang maging kalakasan po sa bawat isa sa amin. Dinadalangin po namin sa inyo ang bawat isa sa amin na buksan niyo po ang aming puso at isipan na maging bukas po ito na tumanggap ng mga mensahe at ito po ay aming maunawaan na naaayon po sa inyong kalooban at ito po ay maging inspirasyon po sa amin at maibahagi rin po namin sa mas nakararami pa. Ama, samahan po nawa kami ng banal na Espiritu sa gabing ito at ang inyong walang hanggang pag-ibig ang siya namin maranasan at patawad po sa aming mga nagawang pagkukulang at kasala. Ito pong aming samantalangin. Alang-alang naman po sa banal na pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So even may excited talaga ako dun sa event na yun. Kasi nararamdaman ko talaga na kailangan natin maging prepared dahil nalalapit na talaga yung pagbabalik ng ating Panginoon. Pero habang pinaghahandaan namin yung activity, medyo nawawala na ka ng motivation. Habang papalapit yung date, nawawala yung excitement ko. So tinatanong ko yung Panginoon kung bakit ganun. Wala din akong masyadong nag-feel na blame sa mga kapwa officers ko. So, tinatanong ko, Panginoon, anong gusto niyo pong mangyari ngayon? So, may nakarating sa aking information na magkakaroon daw ng NPUCY youth activity para youth activity. Wala pang details. So, nag-research ako. Pumunta ako sa, so, since NPUC siya, pumunta ako sa Facebook page ng NPUC Youth Ministries. Ang nakita ko doon yung Engage. Yun yung nakita ko. At nakaschedule siya October 29 to November 1. Exactong date ng survival camp namin. So naisip ko na conflict siya. So sabi ko, baka talaga mapostpone yung event namin kasi conflict yung NPUCY event. Hindi ko pa tinitingnan yung details ng Engage. Kasi nakita ko lang yung mga number na Engage. So yun yata yun, sabi ko. Mas lalo akong na-excite dun sa event na Engage nung nakita ko yung mga topics na itatakil. Sabi ko, sakto, ito yung gusto namin mga messages na matutunan. Ito yung pang last days. Ito yung pang prepare sa last days. So naging interesado ako dun sa event na
na-engage. Kung ano man yun. Pinag-pray ko yun. Sabi ko, kung will na lang ng Panginoon na matuloy yung survival, di matuloy. Kung hindi, di God na lang. Okay lang. So pumunta ako sa district pastor namin para i-confirm yung NPUCY, kung ano ba yun, NPUCY event. And sinabi niya, sabi ko, paano po yung pastor, paano yung survival camp namin? Sabi niya, mas mabuti daw na i-postpone na muna kayo survival. So that makapokus kami papunta na WU Adventist College. So ang tinutukoy pala ni pastor na NPUCY event ay yung Youth Alive na nakaschedule sa October 20 to 24. Hindi naman siya conflict sa event namin kung tutuusin, pero parang sinuportahan ko na din si pastor na i-postpone. So sa sobrang ka-excited lang ko, nalimutan ko na mag-consult sa DISCOM, sa ibang mga authorities sa church, bago ko i-pre-promote. So nung nalaman, yung pagkasabi ni pastor na i-postpone, nag-announce agad ako sa Facebook chat na yung mga officers na postpone na yung aming survival camp. Hindi ko man lang naisip na mag-disappoint sila, at hindi ko rin naman in-expect na mag-disappoint sila. So sa pag-announce ko, pre-promote ko na rin agad yung Engage. Sabi ko sa kanila, magandang alternative to sa program natin. Sabi ko, siguro, time na muna para sa ating mga officers na tayo muna yung ma-equip para mas malik natin yung officers ng mas mabuti. So sabi ko dun sa ilang mga close officers ko, feeling empty talaga ako ng time na yun. Parang wala talagang motivation. So yun, nag-pray na lang din ako ng time na yun. So yun, sinabi ko sa kanila yung program. And then after ko na-announce sa kanila, nakalimutan kong i-consult muna sa church board, na-announce ko na sa church, pre-promote ko pa with PowerPoint pa na ganito po, may mangyayari kong engage dyan sa 1,000 missionary, ganito ganyan. Then pre-promote ko naman din po yung NPUC kasi yun ang gusto talaga nila i-promote ko kasi yun daw ang supportahan namin kasi sa union daw yun. Tsaka hindi na nila talaga alam kung ano yung PYC. So kaya wala sa akin sumusuporta doon. Pero nag-research ako, inalam ko kung ano yung PYC, then personal na lang ako nag-invite. And praise God, meron akong tatlong nakasama. So, 4 kami nakarating sa Cavite. At ni isa sa amin, hindi namin alam kung paano kami sa pumunta sa 1,000 Missionary Movement Campus. Pero naranasan namin yung pakikisama ng Panginoon at nag-send siya ng tao talaga na nag-direkta sa amin doon sa hanggang doon sa sakay ng tricycle papasok sa campus. So yun. In short, makarating kami sa PYC. Katulad ng marami sa atin ngayon, kanina na bigyan na kayo niya ng idea, ano ba itong PYC? Ganun din yung naisip namin noon. Pagdating namin sa opening, nag-observe na kami, ay, meron din sa PYC na to. So na-excite kami na ako curious. So doon palang sa team na engage, yung team pala, ay yung engage pala, team yun. Yun na-discover namin. So ngayon, meron tayong NMR. At yung PYC, sa aking pag-re-research at sa naging experience ko, ang PYC is Youth Initiated and Led Movement ng ating denomination, Seventh-day Adventist Church. At natutuwa ako na meron pala tayong movement na ganito dito sa Pilipinas. Ito ay nagsimula nung merong 5 estudyante na galing sa AUP na nakarating sila sa GYC. So yun nga, na-inspire sila din na makipag-coordinate sila. Then on December 4 to 12, nagkaroon ng first PYC sa campus ng AUP. So na-curious naman ako, ano naman yung GYC? So yun nga, nabanggit na ni Gia kanina na katulad ng ilan siguro sa atin ngayon, mga youth sila na nakukulangan sila sa sarili nila. Gusto na lang mag-explore, gusto na lang maging malalim pa yung pagdating nila sa Panginoon. So nagsimula sila ng movement. Small group lang sila. Then ngayon, in 2002, nagkaroon ng Generation of Youth for Christ. So habang pinaprepare ko itong message ko ito sa inyo, habang sinusulat ko siya, biglang pumasok sa isip ko kung paano ko nabuo yung church natin. So meron naman tayong idea, di ba? Kung sino yung mga pioneers ng church natin. At na-amaze ako ulit, hinanap ko yung printed PowerPoint na binigay ni Pastor Francis. And I was amazed nung nakita ko ulit yung handout. Nakita ko yung ilang mga tao doon. Ang pioneers ng church natin is young people like me and you.
nagsimula ang Seventh-day Adventist Movement sa young people sa katauhan ni James White. Siya ay 21 years old noon. Si Ellen Harmon, 17 years old. Si John Andrews, 21 years old. At si Uriah Smith, 20 years old. So kung titingnan natin, ginagamit talaga ng Panginoon ang young people. Young people ang ginagamit ng Panginoon. And Ellen White emphasizes it. She wrote, "With such an army of workers as we are young people, rightly trained might furnish how soon the message of a crucified, risen, and soon coming Savior might be carried to the whole world." Just imagine kung tayo mga kabataan sa Camarines Norte ay lahat na nakikibahagi sa gawain. Siguro, malapit na mapapadali ang pagdating ng ating Panginoon, di ba? Just imagine that. Alam ko naman na katulad nyo rin ako, gusto natin makarating sa langit kasi ang mundong ito ay papangit na ng papangit. So, natuwa ako nang nalaman kung hindi lang kami yung taga-Bicol doon sa PYC last October. Nakita ko dun yung mga taga-Albay at ang isa dun, anak ng youth director natin, si Blaine Flachek. Naisip ko, bakit kaya nag-PYC sila? Bakit kaya hindi nila, bakit kaya din sabihan sa papa niya na mag-PYC Bicol naman? I-anak naman siya ng youth director. Later on, nalaman ko na matagal na pala talaga din ang pinag-pray. So, November 13, natin na ako ng Sadaet. Nakatanggap ako ng tawag kay Ate Gia. Sabi niya, ay kakailangan na siguro nating magsimula. Na-excite ako agad. So alam ko na yung magsimula kasi doon sa PYC nag-usap kami na magkaroon kami ng PYC Bicol. Sabi namin, ipag-pray natin. Sige. So ina-expect ko mga summer, gano'n. So na-excite ako, naisip ko na agad, nag-view, venue, mga gano'n. Tapos sabi ko, so kailan ang target date? Sabi niya, sa December na. Talaga? Eh, November 13, so wala nang 1 month yung preparation. And alam naman natin na pag December, Voice of Youth schedules yan. Voice of Youth time. Pero hindi ako nag-alindangan kasi I believe that God scheduled this PYC Bicol. He called us here for a specific purpose. Naniniwala ba kayo? Just like how He called our church pioneers, sila Ellen Harmon. Katulad nung pagtawag niyo doon sa small group na nakabuo ng Generation of Youth for Christ. Katulad nung 5 students na nakarating sa GYC, na pinagsimula ng PYC. Katulad nung mga SLM youth na naka-experience ng PYC, na pinagsimula ngayon ng PYC Bicol. Amen. Let's pray. Panginoon namin Diyos, nais po namin itaas ang pangalan niyo po sa gabi nito. Nawa Ama, kayo po ang mag-increase at ako po ay mag-increase. Huwag po tinatingnan ang tao dito sa unahan, kundi kayo lang po. Nawa ang lahat po ng aming gagawin at marinig ay magbigay luwalhati po sa inyong pangalan. Hindi ko po ito kayang gawin, Ama, dahil ako po ay wala, kung wala po kayo. Patuloy po naman kayong umawa sa bawat isa sa akin. Maraming salamat po, Ama, sa pagdinig ng panalangin sa pangalan ni Jesus. So, masaya ba kayo na kayo ay naging Seventh-day Adventist Christian? Parang yung dito yung masaya. So, masaya ba kayo ay Seventh-day Adventist? Yes! So, syempre ako din, masaya ako. And in fact, lumaki akong proud akong Seventh-day Adventist. Pero may mga times, syempre, siguro katulad ko din, meron din sa inyo na nagda-doubt sa ating faith. Bakit ba ang dami nating bawal? Bakit ganito ang Adventist? But most of the time, proud talaga ako kasi nag-ano sa church school, nare-review. So, ang tingin ko sa sarili ko, wow! Kasi nga, di ba, we have a unique doctrine. Ang tingin ko sa Seventh-day Adventist, unique. So unique ang church ko, unique ako. Parang tingin ko sa ibang mga tao, grabe naman sila. At pain sila, parang ganun. But tumating sa point na curious ako sa kalagayan nila at parang
gusto kong maintindihan sila. So I try to be like them. I taste what they ate. And I drink what they drink. Sabi ko, okay lang naman pala. Nabaliktad tuloy. Para na siyang naging, bakit ba gano'n ang mga Seventh-day Adventists? Para namang legalista and judgmental. Bakit ba gano'n? At that time, high school ako noon, nasa non-Adventist school pa ako. December 2009, second year high school ako, nagkaroon kami ng problema ng section ko sa advisor namin. Then kami magkakaibigan, nag-usap kami na tumipat na kami ng school. Kasi nga, hindi maganda pa malakad, gano'n. So sinabi ko yun sa mama ko na may problema kami gano'n. Tapos sabi niya, bakit hindi ka mag-nag-view? Ay, oo nga pala na may nag-view. Kasi ang naisip ko lang na school noon, yung mga school sa daan na public, parang mas makamura. Ay, oo nga, may nag-view. So nagsabi ako sa father ko. And then that night, nag-pray ako na, sabi ko, Lord, dalhin niyo po ako sa nag-view. Gusto ko po ulit gamitin ako ng church. Gusto ko pong magamit ako ng church. And he answered it. Nakalipat ako ng nag-view and doon ko na natapos yung high school ko. So doon, alam naman natin na sa Ghana doon sa religious lectures, religious activities, so marami talaga akong natutunan. Bumalik yung confidence ko na ako ay SDA. Naging eager ako na matuto ng maraming bagay for the Lord, yung parang ganun. Nag-aral ako mag-edit ng video kasi niniwala ko na ay modern na. So kailangan ng approach natin, high-tech. So pinilit ko matutong mag-edit ng videos. And nag-join din ako ng mga singing group kasi gusto kong mahasa ako sa pag-awit. And yun, in-engage yung sarili ko talaga sa mga activities doon. So pagka-graduate ko, pag-uwi ko sa province, confident ako sa sarili ko, feeling ko ang dami kong kaya gawin for the Lord. Yun ang nasa isip ko. So nagkaroon ako ng opportunity na magamit yung mga natutunan ko. Naging AOA Association Officer din ako then. Naging AOA Leader sa Church. So nung nalaman yun, kabatch ko ng elementary, kinagraduate niya ako. Then every Sabbath, kinakamusta niya ako kung kamusta daw ang mga programs ng youth. Pero ang lagi kong report sa kanya is negative. Parang lagi kasi ako unsatisfied. Minsan nga sa AY, parang dalawang beses ako umiyak sa unahan kasi alam niyo na yung common problem ng AY leader, bilang lang sa daliri yung dumadalo, di ba? So sabi ko, bakit ganun? Ginawa ko naman lahat. Prinomote ko naman ang mabuti, naka-project pa, naka-video pa minsan. Bakit ganun lang yung bumabalik? Hindi ko na naisip yung hiyanan, basta umiyak na lang ako. Sabi ko, kapatid, invite ko naman yung iba. Sayang naman po yung program natin. So, then may naging member sa church namin na very active din siya. Tinulungan niya akong gumawa ng mga programs. Then natuwa ako sa kanya kasi yung mga programs niya is Bible-based. Tapos pag may mga tanong ako sa kanya, sinasagot niya ako biblical. Tapos, sinalange niya ako, sabi niya, magbasa-basa ka rin kasi ng Bible pag may time. So, nasisip ko, nagpabasa naman ako ng Bible. Nag-aaral mo lang ng lesson. So, sabi niya, tapos minsan ang kwento niya na natapos na daw niya yung Bible, ang saya daw. So, na-challenge ako, tapusin ko rin kaya ang Bible. So, sinimulan ko siya sa Genesis. So, wala pa sa kalahat eh. Pinigilan ko na. Kasi ang ginagawa ko kasi noon, talagang hinihimay ko yung papers. Ganda pala ng history. Pero minsan, lumalutan na, hindi ko siya naiintindihan. Hanggang na-boring na ako, tinigilan ko lang mag-tapusin yung Bible. Kung anong verse na lang yung i-require na lang babasahin ko. So eager na eager talaga akong mag-gather ng maraming biblical information kasi gusto ko pag may nagtanong sa akin, may masasagot ako, diba? So, ganun din ang gusto niyo bilang mga Adventist. Pag may mga friends kayo ng Adventist, gusto niyo may nasasagot. Gusto niyo makapag-share ng gospel kaya para ma-convince natin sila na may Adventist. Di ba ganun? So, ganun yung spirit ko noon. And last summer vacation, pinadala ko ng church namin sa MBC, sa Sabbath School Congress. So, masaya ako kasi marami namang information. And then, doon ko naintindihan talaga yung Adventism. So, pag-uwi ko, very eager na naman ako and gustong gusto ko na
i-share kung ano yung nakuha ko sa MBC, gusto ko i-implement sa church na, eh, dapat pala ganito ganyan. Dami gustong baguhin sa church. Pero yung pagpunta ko sa TYC, meron akong baong tanong. Kasi di ba alam naman natin na napakaganda ng mission ng church natin. Ang movement natin. Pero bakit ang hirap, bakit hindi siya dama sa local churches? Ang ganda ng mga lecture sa seminars, pero ang hirap i-apply sa local churches. So nagkaroon ako ng opportunity na meron kasi itong question and answer sa BYC. So English kasi mga foreigners, so hindi namin alam kung paano namin itatanong. Buti na lang kasama namin si Ivy. Siya yung malakas ang loob na mag-English. So nagpila na siya doon, pero hindi siya nakatanong kasi may time na. After ng question and answer, after ng program, nakausap namin yung president ng PYC, si Brother Roman. So tinanong ko yun sa kanya, bakit ganun kuya, ang hirap i-apply sa local churches. Sinagot niya ako ng tanong din. Sabi niya, bakit kaya? Ano kaya sa tingin niyo yung common factor? So sinagot ko siya agad. Sabi ko, madalas ko pong narinig sa mga kabahuyod, ano, walang budget, walang suporta ng matatanda, gano'n. Tinanong niya ako ulit, yun ba talaga? So isip ako ulit. Yung habang nag-iisip ako, naramdaman ko parang umingit yung mukha ko kasi parang pinig ko nahiya ako, ang babaw ko na yung preso na nasabi ko. Parang gano'n. Then, sabi niya, alam niyo, kung gusto niyo talaga magkaroon ng pagbabago sa churches niyo, simulan niyo sa sarili niyo. Pag sabi niya noon, habang sinasabi niya noon, na-realize ko sa sarili ko, may malaki pala akong na-miss. So, sa buong buhay ko na bilang SDA, na-miss ko na magkaroon ng personal relationship kay Jesus Christ. Nakakaya, di ba? Youth leader, walang personal relationship kay Jesus Christ. So, ang laking sampal sa akin noon nung panahon na yun, tas I feel so humble, na parang wala nang masabi. Na-realize ko na ang tagal kong kilala si Jesus Christ, alam ko yung pangalan niya, from birth, hanggang lumaki siya, hanggang pinako siya sa krus. Yung pagkakakilala ko sa kanya, parang president din ang pala natin. Parang artista lang. Alam natin yung basic informations, pero wala tayong personal na pagkakilala sa kanya. So, noong time na yun, feeling worthless talaga ako. Sabi ko nga sa isang kasama, grabe, ang worthless leader ko pala. Siguro, ang delikado, sabi ko sa isang kasama na taga dito. Baka mamislead ko lang yung mga youth. Na nasasakupan ko kasi nga, yun. Akala ko dati nakasandal ako sa Panginoon. Akala ko ginagawa ko ang lahat para sa Panginoon, pero dumidepende pa na ako sa sarili ko kakayan. Alam natin lahat yung story ni Paul, di ba? Dati siya ay persecutor ng mga Christian. But when God made him realize what he's doing, kung anong ginagawa niya, nagbago ang pananaw niya sa buhay niya. Habang siya ay nasa conversion process, he felt really guilty, worthless, and broken. Nung panahon na yun, wala nang sisimpati sa kanya. Alam niya na wala nang makikinig sa kanya. Wala nang ibang makakatulong sa kanya kundi ang Panginoon. Nang kanyang lubusang ipasakop yung kanyang sarili sa convincing power ng Holy Spirit, na-realize niya ang kanyang mga pagkakamali at naunawaan niya kung ano ba talaga yung law ng ating Panginoon. The beauty of your law and grace. The law and grace of God. Kung dati siya ay proud na Pariseo, confident na justified ang kanyang mga justified siya ng kanyang mabubuting gawa, siya ay nagpakumbaba sa Panginoon. Ihinayag niya sa Panginoon kung gaano siya kahit di karapat-dapat. And he pleaded for Mary's of a crucified and recent Savior. Doon niya na ramdaman na kailangan niya pala talaga ng tagapagligtas. Ninais niyang magkaroon ng full harmony
and communion sa Ama at sa Anak. Lubos siyang nagpasakop sa Diyos. So sinulat niya sa Philippians 3:8, if you have your Bibles with you, sabayan niyo akong basahin. Ito ay napakagandang verse. Philippians 3:8. Si Amen, kung nahanap niya na. Philippians 3:8. Amen. Isa pala yung nag-amen. Amen. Okay. Philippians 3:8. Yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. So, basahin din natin siya sa Tagalog. Oo nga, at lahat ng mga bagay ay inari kong kalubihan, dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko, na alang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalubihan ng lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang upang tanggihin ko si Kristo. Ang katwira na sa bumakala ni Paul ay tama at mahalaga ay nawala ng saysay. Narealize niya na hindi makatwiran ang kanyang mga ginagawa at wala siyang ibang kinangat na kundi matamo at makilala ang dakilang Diyos. Dati ay nagtiwala si Paul sa kanyang sarili. Akala niya ay maliligtas niya ang kanyang sarili. But later on, he realized that no treasure could equal the value of the gift of the knowledge of Christ. Walang makakalumpas sa pagkakaroon naman sa ating pagpagligtas na si Kristo. Bilang mga kabataan, meron tayong mga pangarap. Meron tayong mga pinagsisikapan na maabot. Meron tayong kanya-kanyang kagustuhan at mga dahilan sa likod ng ating mga hangarin, di ba? Sino dito ang walang pangarap? So lahat may pangarap. Minsan may nag-invite sa akin sa networking, kung sino, di ba, hanggang ngayon. Sabi niya, bakit ka nag-aaral? Bakit mo pa kailangan mag-aaral? Hindi ko siya sinasagot. Kasi alam ko may sagot naman siya doon sa tanong niya. Sabi niya, para kumita ng pera? Naku, pag sumali ka sa networking, nag-aaral ka pala, kikita ka na. Sabi niya ganun. So, naisip ko, para sa pera lang ba talaga ang pinagpapagura natin? Pera lang ba talaga mga youth? So, nung high school ako, nung bumipili ako ng course, pinilit kong alamin sa abot ng makakaya ko kung anong plano ng Diyos para sa akin. Ang hirap pala talaga. Ang hirap alamin. Kaya siguro nakatanto ako, of course. Iniisip ko noon na kapag may degree ako ganito, mas madali ko mag-represent yung truth. Kasi, nakatapos siya ng ganito. So, ganyan. So, ganun. Pero meron sa ating warning sa Revelation 3:1. Kung may Bible kayo, pwede niyo basahin. According to the Bible commentary about Revelation 3:1, he who lives in the fear that others do not appreciate his value is losing sight of him who alone made us worthy of glorifying God. Let us be faithful stewards over ourselves. Let us look away from self to Christ. Then there will be no trouble at all. All the work done, however excellent it may appear to be, is worthless if not done in the love of Jesus. One may go through the whole round of religious activity, and yet, unless Christ is woven into all that he says and does, he will work for his own glory. Minsan kasi sa ating paglilingkod, iniisip natin yung reputasyon natin. Diba? So mag-ingat tayo mga kapatid, mga brothers and sisters in Christ. Hindi porke Adventist tayo, inaangat na tayo sa iba. Wala rin tayong pinagkaiba sa kanila kung si Kristo ay hindi nananahan sa ating mga puso. Kung si Kristo ay hindi buhay sa ating buhay. The very essence of Christianity, tatandaan natin, is having full knowledge of Christ. Hindi lang siya nagpapindiyag ka sa Adventist. Hindi lang siya dahil naniniwala ka kay Jesus Christ. But
The very essence of being a Christian is that you know who are you worshiping, who are you, kung sino ba ang ano, sinasamba natin. We have to be 2 Peter 3.18. Sige ko nga, sabihin niyo. Kasi amen ulit pag nabasa niyo na, pag nakita niyo na. 2 Peter 3.18. Amen? So sabi siya, we must grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory, never sa atin. Both now and forever. Pwede niyo itong gawing ano, New Year's resolution. That next year, I will grow sa aking knowledge, sa aking Panginoon. And let us remember John 15:4-5. In the open, John 15, verses 4-5. Say amen kung makita niyo na. John 15:4-5, abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can ye, except ye abide in me. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me, ye can do nothing. Ito ay invitation sa atin ni Jesus Christ. Na tayo ay, let us stay faithful to Him. Pero kadalasan, mas gusto natin yung gusto natin. Mas gusto natin sundin yung gusto natin. Nasundin yung ating mga sinful desires. Lagi natin kinoconsider yung comforts natin. Kung comfortable ba tayo dun sa gusto ng Panginoon sa atin. Kung hindi, edi aalis tayo. Lagi natin kinoconsider yung pleasure natin. Masaya ba tayo doon? Nag-i-enjoy ba tayo? Nakaka-enjoy ba siya? We let ourselves be sold to sin. Yun yung nakakalungkot. We forget how Christ suffered for our sins. Nakakalimutan natin kung paano ba nagsakripisyo yung ating Panginoon. Tayo konting rejection na ngayon at natin ito. Pero si Jesus Christ, siguro buong buhay niya, He was rejected many times. Dinuraan siya sa mukha. Siguro kung sa atin yung gagawin, suntok agad yung ganti or sapak. He was mistreated. He gave His life for us. Siguro naman wala ng reason para ibigay din natin sa Kanya yung atin. Because at the very first place, He created us. He created you. You. Nilikha niya tayo. At tinubos niya tayo. God knows how much suffering this world can give us. Alam niya kung gaano kahindi ka-safe itong mundong ito. Parang mga magulang din natin ang Panginoon. Hindi tayo basta pinapayagan pumunta kung saan-saan, sumama kung kani-kanino, gumawa ng kung ano-ano dahil ayaw nila tayong magdusa. Ayaw nila tayong mapahama. So kailangan natin makinig sa ating mga magulang at hayaan natin yung ating mga sarili na i-guide nila tayo. Alam ng Diyos na hindi natin kayang mabuhay na tayo lang. No, man is an island, di ba? Alam ng Diyos kung gaano tayo mahina. Kaya ang gusto niya, dumipende tayo sa Kanya. Sa Kanya lang. Dahil siya lang, siya ang pinakamakamangyarihan sa lahat at kaya niyang gawin ang lahat. Naniniwala ba kayo? Yes, God is everything, di ba? Amen? In Christ, all fullness dwells. The knowledge of Christ Jesus is the highest science that any man can reach. Kung ano man yung tinapusan mo, wala yung kwenta kung hindi natin alam ang ating Panginoong Jesus. When we know Him, we know everything. Kasi nga, Jesus is everything. So when we know Him, we know everything. When we have Him in our hearts, we have everything. Because He alone is, Siya na lang ang makakapagbigay talaga sa atin ng lahat ng ating pangangailangan at ng desire ng ating mga puso.
The knowledge of Christ is the sum of all true science. Pero tatandaan natin na hindi natin siya makakamit kung tayo ay okupado ng ibang bagay. Tandaan natin na hindi tayo pwedeng mag-serve sa dalawang master. Mahirap yun. We only have to choose one, si God or yung other side. In the last part of Philippians 3a, mapapansin nyo, sabi doon ni Paul, he count all things but dung that he may gain Christ. So lahat ng bagay, pinawalang kwenta niya that he may, para mawin niya si Jesus Christ. So ibig sabihin, kailangan may i-give up tayo. Every day, every minute, ay nakakaranas tayo ng battle within us. Lagi tayong pinapapili, di ba? Nararanasan niyo yun? Ito ba or ito? Mahal ko or mahal ako? Choosing Jesus is not just a one-day decision to make. Satan will cast many temptations to take us away from our Savior. At tatandaan natin na hindi natin kayang mawin yung battle na yun kung wala si Jesus Christ. So let us just depend on Him. We cannot win Christ on our own strength. I hope you appreciate how God works in us. Na hindi siya nag-give up sa atin sa kabila ng patuloy na pagpili natin ng mga gusto natin. Pag-pursue natin ang mga sarili nating dreams at hindi yung dreams niya, hindi siya nag-give up. Lagi siyang gumagawa ng paraan to bring us into repentance and full communion with Him. Gusto niya maging isa tayo sa Kanya. Di ba kapag may mahal kayo, gusto niyo sa inyo lang? Oh God. Dahil gusto niyo, maprotektahan sila at mapasaya sila. Di ba gano'n? Gusto niyo nakikita sila happy. Ganun din ang Diyos natin. Gusto niya, sa Kanya lang tayo. At siya lang din yung laman ng puso natin. He loves us so much, my dear young people. I hope nararamdaman niyo ngayon yung pagmamahal sa inyo ng Panginoon. Amen? Amen. Nararamdaman niyo? At masaya talaga ako na meron tayong PYC ngayon. PYC, a venue, a movement, an event na muli nating masasariwa ang pamamahal ng Diyos sa atin. So kung gusto nyong masulit itong event na ito, ngayong gabi pa lang, i-depend natin yung sarili natin sa Panginoon. Isubmit natin sa Kanya lahat. If you want na magamit talaga tayo ng Panginoon, kung gusto natin magkaroon ng pagbabago sa ating mga churches, sa kung saan-saan pa man, kung gusto natin maging effective yun tayo, tumipend lang tayo kay Jesus Christ. Let us invite Him in our hearts. Let's pray. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa inyo pong dati ng pag-ibig sa amin. Na muli niyo pong pinaalala sa amin kung gano'n po kayo hindi sumusuko sa bawat isa sa amin. Sa kabila po ng aming patuloy na pagtalikod po sa inyo, paulit-ulit na paggawa po ng aming mga sariling kagustuhan na sa akala po namin ay tama. Ngunit Ama, sa gabi pong ito, nais po namin isabit po ang sarili po namin sa inyo. Nais po namin kayong makilala, nais po namin mahalin din kayo dahil sapat na po ang ginawa ninyong demonstration ng pag-ibig niyo po sa amin. At ngayon, nais po namin maibalik ito sa inyo, ngunit hindi po namin ito kaya. Kaya itinidepend po namin ang sarili po namin sa inyo na kayo na po ang bahalang gumawa sa bawat isa sa amin. At nawa sa pagpapatuloy po ng PYC na ito ay unti-unting magkaroon po ng pagbabago po sa aming mga buhay. Na maranasan po namin ang kagalakan ng pamumuhay na kasama po kayo. Maraming salamat, Ama. Ito po ang aming dalangin.